Ang lizard o butiki sa Tagalog ay kumakain ng insekto, ngunit hindi sa kaso ng isang mantis na ito. Ang magandang depensa nito ay ang kanyang atake, isang mabilisang atake. Ang malalakas at matitinik na unahang paa nito ay ang pumipigil sa paggalaw ng butiki. At kung sapat na ito para pigilan, ay sisimulan niya na itong kainin ng buhay. At kahit pa makaiglas ang butiki, ay hindi ito makakatakas dahil sa mabilis na paggalaw at pag-atake ng mantis. Ang mga mantis ay isa sa mga mabibilis, matatapang at nakakatakot na insekto dahil sa kaya nitong pumatay ng mas malaki pa sa kanila. At magaling rin itong manghunting ng kanilang makakain. Magaling rin magbalat kayo ang mga mantis sa kanilang kapaligiran. Pumapatong sila sa mga sanga ng puno at nag-aantay ng mabibiktima. Ang mga pangunahing pagkain ng mantis ay ang tipaklong, surot, langaw at ang iba pang maliliit na insekto. Kayang iikot ng isang mantis ang kanyang ulo ng 180 degrees para sa pag-scan sa kapaligiran. Samahan mo pa ng dalawang malalaking mata at mga paang mahaba at nababalot ng tinik na ginagamit nila sa paghahunting. Ang mga mantis ay kakaiba talaga sapagkat sa panahon ng kanilang pagpaparami, kinakain ng isang adult female mantis ang kanyang kaparehas habang nagtatalik o pagkatapos. Kaya naman pala sobrang tapang at walang kinatatakutan ang isang mantis. Maihahalintulad rin ang isang mantis sa isang honey badger. Pareho silang walang kinatatakutan. Hindi ka nagkakamali sa nakikita mo. Pati ang mga maliliit na ahas ay kasama sa menu ng mantis. Mabilisan ang pag-atake nito sa ahas. Mautak rin ang mga mantis dahil sa alam nila kung saan madaling mapapatay ang ahas. Siyempre, mabilis ang atake agad sa ulo. At kapag nahawakan ng mantis ang ulo ng ahas, ay siguradong wala na itong kawala. At siguradong mabubusog na naman ang mantis. Siyempre, pati rin naman ang mga daga ay kasama sa menu ng mantis. Kahit na mabilis at maiglap ang mga daga, ay wala ito sa bilis ng pag-atake ng mga matitinik at malalakas na paa ng mantis. Ayon sa mga eksperto, ang mga mantis rin ay magandang pangkontrol sa mga peste tulad ng daga at ipis at iba pa. Kung ang isang hardin o kapaligiran ay may maraming mantis, ibig sabihin ay wala na masyadong peste sa lugar na iyon. Naalala niyo ba ang hummingbird na ito? Kahit ibon ay kasama sa menu ng mantis. Nasabi ko nga kanina na mauutak ang mga mantis pagdating sa hunting skills. Kahit ibon nga ay kaya nilang hulihin. Ang mga mantis ay hindi katulad ng mga leon sa savanna na hinahabol nila ang mga bibiktimahin. Ang mga mantis ay nagbabalat kayo sa mga puno, halaman o kapaligiran. Nag-aantay lamang ito ng dadaan na mabibiktima. Ayon sa eksperimento ng mga scientist, kinokontrol ng mantis ang bilis ng kanyang pag-atake depende sa bibiktimahin. At kung mali ang pagkalkula nito ay gumihinto ito at aatake ulit para itama ang mali. Kung hindi dahil sa slow motion, ay hindi natin malalaman ang bilis ng paggalaw nito. Kakaiba talaga ang mga mantis na kahit nga isda ay kinakain nito. Hindi lamang isda, pati ang palakang ito ay nagpupinilit pumiglas, ngunit hindi ito makatakas sa kamay ng mantis. Wala talagang pinipiling bibiktimahin ang mantis. Kapag may isang predator na nagtangkang lumapit sa mantis, ay agad tumatayo ang mantis at binubuka ang unahang paa at pakpak nito para magmukha siyang malaki. Kung hindi ito umubra ay aatake ang mantis o kakagat kahit na maliliit ang ngipin nito, ay sapat na ito para makasakit ng kalaban. Bilib talaga ako sa mga mantis na kahit na maliliit ito ay wala itong katakot-takot kahit sino pa ang makaharap nito.